Iba-iba man sila ng pananaw sa maraming issue, nagkakaisa ngayon ang ilang presidential aspirants sa pagtutol sa plano ng Department of the Interior and Local Government na no vaccine, no ayuda policy. Nauna nang ipinanukala ng DILG na huwag bigyan ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga benepisyaryong hindi nagpapabakuna laban sa COVID-19. Para kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nakalulungkot na penalty ang katapat ng hindi pagpapaturok laban sa COVID-19. Sad to say na parang pinipenalize pa natin yung paghihirap ng tao. Hirap na nga yung tao eh. Diba? The least thing that they can receive from the government is yung mga ganitong penalty. Ayon pa sa city government, sa Maynila ay 1.4 million individuals na ang nabakunahan at 1.2 million ang fully vaccinated, habang may mahigit 25,000 na kabataang edad 12 hanggang 17 ang naturukan na rin. Iginiit naman ni Senador Manny Pacquiao sa isang pahayag na ilegal ang pagdadagdag ng kondisyon sa 4Ps program dahil tanging kongreso lang ang pwedeng gumawa nito. Ang programang 4Ps ay nakabatay sa batas o ang Republic Act No. 11310 na may kondisyon para sa pagbibigay ng ayuda tulad ng pag-aaral ng mga bata, pagpunta sa mga health center para sa check-up. Dobleng parusa umano sa mahihirap na hindi na nga sila nabakunahan at hindi pa nabigyan ng ayuda. Tanong pa ni Pacquiao, kanino mapupunta ang perang naka-alat naman na talaga sa mga 4Ps beneficiaries? Sa isang pahayag, tinanong naman ni Senador Panfilo Lacson na pinakamagandang paraan ba ng pagtupad ng gobyerno ng kanilang trabaho ang pagharang sa kailangang ayuda ng mahihirap. Sabi pa ni Lacson, maaaring bigyan na lang ng insentibo ang mga magpapabakuna. Tingin din ni Vice President Lenny Robredo, hindi tamang ipitin ang 4Ps ayuda dahil wala sa kondisyon sa batas ang COVID-19 vaccines. Tulad ng ginagawa sa ibang proyekto ng kanyang opisina, maaari raw na bigyan ng insentibo ang mga 4Ps beneficiary para maengganyong magpabakuna. Pwede mong gawin, sasabihin natin na bibigyan natin ng gadgets yung mga bawat pamilya na vaccinated na. O sabihin natin na bibigyan natin ng Christmas gift yung mga pamilyang vaccinated na. Yun yung examples ng incentives. Pero yung para na sa kanila, hindi mo yun pwedeng i-withhold. Iginiit naman ni VP Lenny na kailangan maging ambisyoso sa mga plano kaugnay ng COVID-19 tulad ng inilatag niyang kalayaan sa COVID plan sakaling pala rin sa halalan 2021. Sa pagtataya ni VP Lenny, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang gagastusin sa kanyang detalyadong plano na maaring hugutin mula sa iba-ibang pondo tulad ng discretionary funds ng Office of the President. Si dating Senador Bongbong Marcos Jr. naman na nasa Tacloban City para sa paggunita ng Super Typhoon Yolanda, iginiit na laban siya sa pwersahang bakunahan. Ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Vic Rodriguez, dapat tingnang mabuti ng namamahala sa vaccination kung ano ang tunay na dahilan ng pagkabantulot ng mga tao sa bakuna at humanap ng saktong tugon. Si Calio de Guzman naman sumama sa ilang aktivistang nananawagan ng climate justice sa pamamagitan ng sistematikong pagbabago. Sinabi niyang ang unang hakbang para hindi maulit ang mga naging epekto ng Super Typhoon Yolanda ay ang paghinto sa kapitalismo at kontraktualisasyon. Dapat tanggalin natin sa pwesto yung mga taong kakampi ng mga korporasyon. Sinabi rin ni Calliodi na kailangang humingi ang Pilipinas ng danyos mula sa mayayamang bansa at korporasyong nagdudulot ng climate change, pati na ang pagtigil sa internasyonal na pagsuporta sa maruming enerhiya. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.